Ang tanong niya, Doc, sapat na bang sintomas ang lower back pain para masabing may problema sa kidney ang isang tao? Okay, so very common ang back pain, no? Papa, matanda man, bata, lalaki o babae. Kung common yan, marami rin maaaring tanhi. Okay? So, hindi po siya classic na sintomas ng isang kidney stones or urinary stone. Although, kung biglang sumakit man siya, maaaring isang doktor ay magsuspecha na kidney stone siya kapag tagiliran, whether kaliwa o kanan, na biglaan. Okay? Tapos, minsan biglang iiba ang posisyon papunta sa singit. No, maaring bumabagsak ng bato o maaring hindi rin mangyari yon. Okay? And remember, ang binanggit ko kanina, pain is not always a reliable marker for one particular disease. Ibig sabihin, hindi purkit ba sa katang likod mo, automatic kidney yan. Pwedeng back muscles yes. yan. Pwedeng back muscles yan kung ikaw yung madalas na nakaupo ng matagal sa trabaho, sa pagunod ng TV o pahikinig, o pagtatrabaho mo na tipong kailan nakaupo ka. Okay? So, pwede rin pong musculoskeletal po ang ibig sabihin na problema doon. Kasi prolonged sitting or slouching nakaka-cause ng low back pain. Common in offices rin yan. Back pain can also be something worse. Like, pwedeng isang bone pain ng kumalat na cancer na pumunta sa may balakang na buto. No? So, pwede rin bone pain na isang nagde-degenerate na bato, na buto, no? Na stone, na pelvic bone, no? Or spine sa mga tumatanda at na numinipis ang buto. Okay? So in short, no, to answer directly that question, hindi po siya automatic na urinary tract stone problem kapag sumakit lang ang likod ninyo. Ayun, okay. Dahil sa trabaho mo 'yan, baka matagal kang nakaupo sa mga opisina. Tapos bigla nagko-conclude, Doc, meron yata akong stones dahil masakit yung likod po. So it doesn't necessarily mean na kapag masakit ang likod or lower back, automatic na meron ako yung mga kidney stones. Ganyan. Hindi naman pala. Opo, ganyan. Kasi baka kailangan yung palalong tanungan pa ng doktor. Ano ba pa ba ibang mga features, no? Sa isang pasyente ng maaari merong kidney stone. Yan, magtatanong siya, ano ba kinakain mo? Ano ba nangyari dati? Umihi ka ba ng dugo dati? Mga ganon. Bakit ba ang inyong tagiliran? Tsaka, Doc, nabanggit niyo din kanina. Sa mga pamilya ba? Oo. Nabanggit niyo po kanina na lumilipat-lipat din pala yung pain, ano? So, it doesn't stay in one place. Po, kasi, yes, sir. Kasi, I'll show something, no? If you don't mind, sir. I'll show something that's visual po, no? Mm-hmm. Okay po. If you can see this one, may bato dyan, no? Kidney stone. Ayan. So, itong urinary tract po natin, no? So, kung para ma-imagine natin, ang kidney, itong kanan at yung kaliwa, ito po yung ureter. Okay, yan. So, maaaring bumagsak dyan, kung may kidney tayo dyan, pumunta dito, maipit yung kidney stone, magiging ureter stone siya. Sasakit yung tagiliran, pwede dyan. Pero habang bumababa, katulad na isang bato na nandito, maaaring ang tagilirang sakit, maaaring mag-iba na yan kung nandito na siya. At maaaring papunta na siya sa may singit, sa may kaliwang side. Mm-hmm. Whether babae man o lalaki. Ah, okay. That is sometimes, merong mga pasyenteng nagpe-presenta na, Dok, dito muna sumakit eh. Na tinuturo ng tao upong ito. No? Kung nasaan yung right side niya, andun yung kidney stone, maaaring nandyan pa ba ang nararamdaman niya. Pero habang bumababa, maaaring pumunta na po, papunta sa may tagiliran na singit, no? Papunta sa may puson, habang bumababa. Kung mamamigrate yung bato at medyo maliit siya. May tanong ka ba sa kalusugan mo? Marami ka na bang nakakausap na nagsasabing baka malala na ang sakit mo? May mga nalalaman ka ba sa social media na pareha sa nararamdaman mo at ngayon malala na ang sakit nila? Naku! Ang dami nang namamatay sa maling akala! Eksperto dapat ang pinakikinggan mo! Tutukan ang DWIZ Manila at lahat ng DWIZ sa buong Pilipinas. Kasama ang social media ng DWIZ at manood syempre sa Aliw 23 Free TV. Manood, makinig at i-follow ang DWIZ.
DOH, Department of Health. Programang malaking help sa health. Kasama sina Marupahati Sarne at si Braggy Braganza. Kasama ang mga totoong eksperto para tama ang impormasyong makuha mo. DWIZ, DOH, Department of Health. Monday to Friday, 1 p.m.